mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang paksa natin sa ngayon ay tungkol sa tinatawag na Sheikh, tungkol sa tinatawag na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay magbibigay sa atin ng babala na iwasan natin ang anumang uri, anumang klaseng pagtatambal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinugo sila ng Allah sa kanilang mga pamayanan. At walang isa man sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinugo maliban sa sinugo sila na mag-anyay tungo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at magbabalak sa pagtatambal. Magbabalak sa anumang uri, anumang klaseng gawain ng pagtatambal. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maliwanag ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ayon sa kahulugan ng talata nito, mga kapatid, at katiyakang walakad ba'athna, at katiyakang isinugo namin, kami ay nagsugo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ummatin rasula, sa bawat umma, bawat pamayanan ng isang sugo, an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut, na sila ay nagpapahayag, nagsasabi, sambahin ninyo ang Allah at iwasan ninyo ang taghut, ang syaitan, ang pagsamba sa anumang buwan na sinasamba liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinaka unang pangyayari sa shirk, pagkakaroon ng shirk, ay sa panahon ni Nuh alayhi salam, sa mga pamayanan ni Nuh alayhi salam, na kung saan ay yung mga mabubuting tao sa kanila, dahil sa kanilang pagmamalapis ang mga tao, ay nagawa nilang ituring ng mga Diyos-Diyosan ang kanilang kapwa. Bakit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Sapagkat ito ay pinatunayan sa banal na Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَدَعُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَعُنَّ وَدَّهُ وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. At kanilang sinabi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao sa panahon ni Nuh ay may mga malalakas at may mga mahihina. Itong mga malalakas ay nagsabi sa mga tao mga mahihina. Waqalu la tadarunna alihatakum. Dahil sa pagkanyaya ni Propeta Nuh alayhi salam, huwag ninyong iiwan ang inyong mga diyos-diyosan tungo sa pagsamba sa Allah, pagsamba sa pag-anyaya ni Noah, si Noah alayhi salam. Huwag ninyong iwanan ang inyong mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong iwan ang inyong mga Diyos-Diyosan. Waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna, at huwag ninyong iiwan. Binigyan na nila ng mga pangalan. Ito yung mga pangalan na tinutukoy natin, mga kapatid,
na itinuring nila ng mga diyos-diyosan, kanilang mga sinasamba. Wala tadaron na wadda. Huwag inyong iiwan si Wat, wala Suwa at gayon din si Suwa, wala Yagus at gayon din si Yagus, wala Yagusa wa Yagusa at si Yagus, wala Nasra at si Nasra. Ito yung mga pangalan ng kanilang mga diyos-diyosan na itong mga itinuring nila na sinasamba nila, mga kapatid, ay mga pangalan ng mga tao, mga mabubuti. Mga pangalan ng mga tao, mga mabubuti. At dahil sa kanilang pagmamalabis, ay itinuring nila na kanilang mga diyos-diyosan. Dito nag-umpisa, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah ang Shirk, ang pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang mamatay na ang mga tao ito ng mga mabubuti, ginawa na nila ng imahe na para hindi nila makakalimutan. At nang mamatay na ang mga tao at salinlahi na, at gumawa na ang mga tao ng iba't ibang mga rekulto base sa kanilang pagkakaalala. Dahil dito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sa kanilang paggawa ng mga imahe, ay yun na ang kanilang itinuring na sinasamba at patuloy na kanilang itinuring ng Diyos. Naligaw na ang mga tao, mga kapatid, at dumami na lang dumami ang kanilang mga ibig sabihin ay mga sinasamba. Ito ay kagagawa ng Shaytan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ngayon panahon na ito, mga kapatid, marami na ang mga pagsubok na darating sa atin. Marami na mga pagsubok na kahit na tayo ay mga Muslim na, pero minsan ay hindi natin naiiwasan o nakakaligtaan natin na may mga nasanayan natin na mga gawain na patuloy pa rin natin mga ginagawa. May mga tao na yung mga hindi mananampalataya, mga Hudyo, mga Kristiyano, ang akala natin ay ang kanilang sinasamba lamang ay yung mga imahe, mga Diyos-Diyosan, o ano bang nakikita natin sa kanilang mga pagsasamba. Subalit kung babalikan natin ang banal na Quran, ay hindi lamang pala kundi pati ang kanilang mga pinuno ay kanilang mga sinasamba. Ang mga Hudyo, ang mga paha, mga maalat sa kanila ay kanilang sinasamba. Ang mga Kristiyano ay ang mga pari sa kanila ay kanilang mga sinasamba. Bakit, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sa kanilang mga tayo? Si Ali bin Abi Hatim, kalugdan siya ng Allah sa kanilang mga tayo, ay sinabi niya, أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. دمتنا مسلمين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسحق به أي إسم كروس نغوى سكينه. سعد بن حاتم أي إسم نمسلم يمحق نسى إسلام نمحق الدنيا بقيادة إسلام. Dahil sa pamagitan na nakita niya ang higit na pagpapakumbaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat mayroong pangbakas na nasanayan na kung saan ay katulad mo nakikita namin na nabanggit niya na nasa aking liig ay isang krus na gawa sa pinto. Faqal, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, اطرح عنك هذا الوطن. وعدي سابق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند المياه كتاب النور ام وطن ام يسمى الوطن اي
may imahe, kung kaya ay ginawa na walang imahe. Basta ginawa na may ugnayan sa, ibig sabihin, magsamba sa mga Diyos-Diyosan. O kaya mga Diyos-Diyosan. Basta, Diyos-Diyosan. Itapon mo yan sa kanya, tanggalin mo sa iyo ang Diyos-Diyosan na yan, ang krus na yan, na gawa sa pinto. Itinapon niya, ay binabihati natin. At narinig ko sa kanya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nagbabasa ng isang surah, itong talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum rabbanahum wa rabbanahum arbaban min dunillah. Akala natin na itang sinasamba lamang nila yung kanilang mga diyos-diyosan, pero hindi pala. Itong mga Hudyo, sinasamba nila ay yung mga mahalag sa kanila, mga paha, mga ulaman nila. Itong mga Kristiyano, sinasamba nila yung mga paha nila, mga religyoso nila. Bakit nagkaganon, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? Ayon sa kahulugan ng talata nito, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, itinurin nila sa kanilang Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Ang mga Hudyo ay itinuring nila, ittakhadhu ahbarahum, ulamaahum, ulamaul Yahud, ang mga paham, ang mga ulama, ang mga maalam ng mga Hudyo. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, at ang mga Kristiyano itinuring nila, ang mga Rubbanul Nasara, ang mga relihiyoso na Kristiyano, ang mga pari, arbaba min dunillah, ilahan min dunillah, na Diyos sinasamba nila maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nagkaganon, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? Sa ibang salaysay ni si Ali, sabi ni Ali, hindi naman namin sinasamba. Kasi si Ali ay Kristiyano, hindi naman namin sinasamba ang mga pari, ang mga religyoso sa atin. Pero ano sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amanahum lam yakunu ya'budunahum walakinahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa idza harramu alaihim shay'an harramuhu. Tama. Sila ay hindi nila sinasamba ang kanilang mga paham, mga maalam ang kanilang mga pari. Walakin nahu, subalit sila, kamu idha ahannu lahum shay'an. Ang katangian nila, kapag ka na sabi ang kanilang mga maalam, ang kanilang mga pari ng halal, samantala ito ay haram sa Allah, istahalluhu, istahalluhu, ay ituturing na nila ng halal. Yung haram, sinabi, iniutos ng mga maalam sa mga Hudyo, iniutos ng mga pari sa mga Kristiyano, na ito ay halal, ay gagawin na nila, susundin na nila na yun ay halal, yun ay pwede. Samantala yun ay haram. Wa idha haramu alayhim shay'an haramuhu. At kapag sinabi sa kanila ang isang bagay na yun ay haram, samantala yun naman ay halal, haramuhu, ituturing din nila na haram. Ibig sabihin ay sinusunod nila ang kanilang mga maalam sa mga Hudyo, sinusunod nila ang kanilang mga pari sa mga Kristiyano, mga religyoso sa mga Kristiyano. Kaya yun, fatil ka ibadat ko. Yun ang pagsamba sa kanila. Yun ang pagsamba nila. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Katakot-takot din ito sa ating mga kapatid. Kasi ang pagsasabi ng halal, ang pagsasabi ng haram ay eksklusibo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man sa atin na magsabi na ito ay halal, ito ay haram, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang pinagkaloob sa kanilang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Ang halal ay maliwanag, malinaw, at ang haram ay maliwanag, malinaw. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakot-takot na mangyayari
mahal.